Hi po sa inyong lahat at welcome to my channel, Mark My Sam Channel. Ako nga po pala si Teacher Mark at sa hindi pa po nakakakilala sa akin, isa po akong public school teacher sa probinsya sa Bohol. Isa pong malaking karangalan sa akin na aking maibahagi sa inyo ang aking kaunting nalalaman sa mathematics. Disclaimer lang po, hindi po ako magaling sa math pero baka ang aking kaunting nalalaman ay makatulong po sa inyo. Kaya sana patuloy niyo pong panoorin at suportahan ang aking mga video. So, huwag na nating patagalin pa. Let's get started. Magandang araw po sa ating lahat at muli ay welcome po sa ating pag-aaral ngayon. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ang dividing integers. So, paano po ang pag-divide ng integers? Nung nakaraan po, ating pinag-aaralan ang multiplying integers. Magkaroon lang po muna tayo ng short review about multiplying integers. When we multiply integers, if unlike sign, negative po ang sign ng sagot. Kung like sign, positive po ang sign ng ating sagot. Halimbawa po, positive times positive equals positive. Negative times negative equals positive. Positive times negative equals negative. Negative times positive equals negative. So, ganun po ang pag-multiply. Ngayon, paano naman po ang pag-divide ng integers? So, ito. The rule, when we divide two integers with like sign, the answer is always positive. So, pareho pa rin ng rule sa multiplication. Na kung pareho ang sign ng ating pinag-divide, ang sign po ng ating sagot ay positive. Example, positive divided by positive equals positive. Negative divided by negative equals positive. So 16, so positive 16 divided by positive 4 equals positive 4. Negative 12 divided by negative 4 equals positive 3. So, ganun po ang pag-divide kung pareho ang sign. Ang ating example una, ating unang example, parehong positive, ang sagot ay positive 4. Example number 2, parehong negative, ang sagot ay positive 3. So, ganun po ang pag-divide ng integers kung pareho ang sign ng ating pinag-divide. Next tayo, rule number 2, whenever we divide two integers with unlike sign, the answer is always negative. So, kung hindi po pareha ang sign ng ating pinag-divide, ang sagot po doon ay negative. Ang sign po ng ating sagot ay negative. Halimbawa, positive divide negative equals negative. Negative divide positive equals negative. So 9 divided by negative 3 equals negative 3. Negative 15 divided by positive 3 equals negative 5. So ganyan po ang pag-divide ng integers. So ngayon po, hanggang dito na lang muna tayo. Sana po ay inyong naintindihan kung paano ang pag-divide ng integers. Kung meron ka pong katanungan, i-comment nyo lang po sa comment section at tiyak, yun ay ang ating pag-aaralan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, sana po ay mag-subscribe ka na. I-hit nyo rin po yung notification bell para may updated ka sa mga susunod nating video. Huwag nyo rin kalimutan na mag-like at i-share ang video ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood.